Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na nagtiyaga at naghintay dahil sa paniniwalang lahat ng pinagdaraan ng suliranin ng isang tao ay pansamantala lamang. Siya ay si Marion. Namatay ang nanay ko nung mga bata pa kami. Walang maayos na trabaho si tatay. Kaya hirap siyang itaguyod kaming magkakapatid. Pero hindi ko yung ginawang dahilan para panghinaan ang loob. Nagsumikap ako upang makatulong sa aming pamilya. Pagkatapos kong kumuha ng mga subjects, saan nga ba ako pupunta? Ang lawak naman kasi nitong school na ito eh. Buti pa magtanong ako dun sa nakaupong lalaki. Excuse me po. Magtatanong lang po sana ako kung saan yung... Nag-enroll ka ba? Paano niyo po nalaman? Kung may tanong ka about enrollment at sa iba pang mga proseso rito, doon ka pumunta sa dean's office. Hanapin mo si Marion. Matutulungan ka nun. Marion? Sino po siya? Isa na yata yung Marion. Halika, dito tayo sa labas. Excuse me? Ay, sorry po. Ay, ikaw, doon ka sa office na yun, yung malapit sa gate. Ikaw naman, umakyat ka sa second floor. Andun yung library. Kung mag-enroll ka, doon ka muna pumunta sa student's lounge. Doon nakapaskil yung mga subjects na kukunin mo. Apo. Ikaw, ano kailangan mo? Magtatanong lang po sana ako. Nakuha ko na po kasi yung mga subjects ko. Okay, doon ka pumunta sa registrar's office. Salamat. Tapos maganda ka na rin ng pera for enrollment. Okay po. Bakit alam mong lahat ng ito? Paano ko bang hindi malalaman? 17 years old pa lang ako, student assistant ako dito. Marion. Alam ko na po, Tay. Hindi pa ako makakakuha ng maraming subjects ngayon kasi kulang yung pan-tuition ko. Okay lang po yun. Pasensya ka na, anak. Anim na taong ka na sa kolehiyo dahil paunti-unti ang kuha mo ng mga subject. Ayos lang ho yun, Tay. Nag-enjoy naman ako. Isa pa, kahit papano, meron akong kinakita sa pagiging student assistant, kaya okay lang. Hindi ka ba naiilang? Bakit naman po ako maiilang? Ang mga kaklase mo, mas bata pa sa'yo. Ay, naku, Tay. Sa kolehiyo, may mga nag-aaral, may asawa na, may apo na. Kaya age doesn't matter. Salamat sa pangunawa mo. Wala naman po akong ibang pwedeng gawin kundi unawain ang sitwasyon natin. Hindi ko naman pwedeng ipilit yung gusto ko. Hayaan mo, Tay. Nakakapagtapos din ako. Soon. Ang hirap-hirap naman kasi nito eh. Buti pa sabihin ko kay mama. Mag-drop out na lang ako. Oh, nandiyan ka. Ha? Umiiyak ka? Hindi. Di daw. Ayan o, tumutuluhong mo. Ay. Bakit dito ka sa CR umiiyak? Umuwi ka doon sa bahay niyo para malaman ng mga magulang mo yung pinagdaraanan mo. Magsasabi naman ako sa kanila mamaya eh. Hindi naman sana kikialam ako, no? Bakit ka umiiyak? Nakakaisang buwan na kasi ako eh.
pero nahihirapan talaga akong mag-adjust. First time ko na tumira malayo kina mama. Tapos ang hirap pa ng mga subjects sa accountancy. Gusto ko na lang mag-drop out. Pag mahirap, susuko ka agad? Ganyan ba dapat ang attitude? Saan ka ba nakatira? Sa dorm, malapit dito. Ilang unit yung kinuha mo? Kompleto ba? Oo, syempre. Anong pangalan mo? Angie. Alam mo ba, Angie, hindi lahat ng estudyante katulad mo. Hindi lahat kayang mag-aral ng full load, nakakapagbayad ng tuition fee on time, at nakatira pa sa dormitoryo. Yung mahirap na sinasabi mo, ayoko namang i-underestimate. Alam kong mahirap talaga yan para sa'yo. Pero talagang ganun ang buhay. Hindi lahat magiging madali para sa atin. Pero kapag mahirap, hindi tayo dapat sumusuko. Dapat nagsisikap tayo. Nauunawaan mo ba ako? Marion. Yes, Dean? Ang tataas ng grades mo. Kung hindi ka sana irregular, pwede ka mag-apply as cum laude. Yeah, okay lang po yan. Ang mahalaga, malapit na akong gumraduate. Alam mo, sana kagaya mo mga anak ko. Bakit naman po? Masinop, matyaga, matalino. Niminsan hindi kita narinig na nagreklamo. Eh, nagreklamo din po ako. Pero hindi ko pinaparinig sa inyo. Nagreklamo ako kapag sarili ko lang ang kasama ko. Darating ang araw, maaabot mo rin ang mga pangarap mo. Talagang yun naman po ang aking goal. Sabi ko, kahit matagal at mabagal ang paglalakad papunta sa pangarap ko, ang mahalaga, umuusad kahit paano. Tama. Napakabuti mong halimbawa sa mga estudyante. Salamat po. Teka, parang kilala ko ito. Prince? Uy, Marion? Andito ko pa rin? Hindi, imagination mo lang talaga ako. Ano, kumusta ka na? Anong ginagawa mo rito? Eh, kumuha ko ng TOR. Requirement dun sa ina-applyan kong panibagong trabaho. Wow, second job mo? Oo, pinalad na makapasok sa gobyerno. Oo, congrats! Ikaw? Kailan ka gagraduate? Malay mo, this year na. Talaga? Oo. Mahala na kung kailan. Eh, ikaw na lang sa batch natin ang naiwan dito eh. Yung iba, may asawa na, may anak na. Ikaw, estudyante pa rin. Ayaw mo yatang mahirapan eh. Mas mahirap ang buhay kapag hindi na estudyante. Kahit saang stage of life ka makarating, palaging mahirap. Talagang hindi ka pa rin nagbabago. The ever positive student of the year. Alam nga namang maglupas sa'yo ako dito. Hindi naman makakatulong. Mas mabuti pang unawain na lang natin ang sitwasyon. Ay, bakit kasi pinilit yung buhatin yung dalawang sakong palay? Hindi na ko kayo tulad ng dati eh. Mahina na kayo dahil tumatanda na. Mabuti na lang, hindi tuloy ang nabali ang likod nyo. Eh, pasensya ka na, Marion. Magpalakas kayo agad, ha? Hindi tayo pwede magtagal dito sa ospital. Wala tayong pambayad. Pasensya na talaga, anak. Maghahanap muna ako bukas ng part-time job para makatulong sa gastusin ninyo. Maa-apektuhan na naman ang pag-aaral mo. Malapit ka na sana ng graduate, di ba? Huwag nyo na munang isipin yan, itay. Anak, pasensya ka na, ha? Alam nyo, mula nang mamatay si nanay, puro pasensya at patawarin mo kung na lang ang naririnig ko. Baguhin nyo naman yung linyahan nyo. Sana sabihin nyo rin minsan na kaya natin to. Magsikap lang tayo, malalagpasan din natin ito. Sana huwag yung palaging iparamdam sa akin. Sabi ng mga kapatid ko, nakaawa-awa ang sitwasyon natin. At parang wala na tayong pag-asa.
Titigil ka? Ay, pasensya na po, Dean. Marion, konti na lang makakagraduate ka na. Pansamantala lang naman po, kapag nakabawi na kami sa mga ginastos dun sa pagpapa-ospital kay tatay, babalik ako sa pag-aaral. Marion. Pasensya na ho. Wala kang kasalanan sa akin. Huwag kang humingi ng pasensya. Isa pa, kung nabibigatan ka na, pwede mo namang ibahagi ang pinapasan mo. Para kahit papano gumaan. Huwag mo sarilinin ang lahat. Alam kong nagtitiis ka lang. At alam kong hirap ka na rin. Gusto ko na rin po talagang matapos ang lahat ng hirap na pinagdaraanan namin. Pero, pakiramdam ko araw-araw may panibagong kamo na dumarating. Pakiramdam ko kami lang, ako lang, ang paboritong bigyan ng pagsubok ng Diyos. Ang hirap-hirap. Pagod na rin po ako. Marion. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Welcome back, Marion. Good morning, sir. Isang taong kang nawala. Oo nga po. And this time, makakagraduate ka na. Sana nga po, sir. Huwag sana nga po. Sabihin mo, yes, sir. Gagraduate na ako. Yes, sir! Gagraduate na ako. Yan. Ganyan nga. Salamat po, sir. Masaya ako makita ka rito. Pero alam mo, mas magiging masaya ako kung sa susunod na taon, hindi na kita makikita sa school. Ha? Marion? Hindi nyo na ako makikita rito next year, sir. Pangako yan. Dito kay sa kanan ko. Anak, kinakabahan ako eh. Ano ba yan? Maglalakad lang naman tayo eh. Ganito pala pag may anak na gumagraduate. O ngayon, alam niyo yung pakiramdam. Ate Marion! Uy, Angie! Congrats! Thank you! Oh, tayo ng sunod. Marion, congrats ha. Thanks! Halos 8 taon bago ako nakapagtapos ng kolehiyo. Pero ngayong binabalikan kong lahat, parang ang bilis lang ng 8 taon na yun. Sa mga panahong yun, mas nahubog ang aking pagkatao. Dahil sa pinagdaanan kong yun, mas naging matatag ako at mas natutuhan ko kung paano magsumikap sa kapila ng mga pagsubok. Ako po si Marion, at ito ang aking buhay. Baka nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., at Rosana Villegas sa papel na Marion. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanong. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.